Hi guys! Welcome to another vlog. Okay, so for today's vlog guys is i-share ko sa inyo yung honest review dito sa Honda Click 125i version 1 na 3 years na sa akin. So, bibigay ko sa inyo kung ano yung mga common issues, yung performance, ano yung mga nasira. Tapos yun, overall guys is yung review. So, without further ado, let's go! Hi guys, so ito yung Honda Click 125i version 1 ko. Bale, ano to? Itong version na to is year 2017. Tapos nakuha ko siya na or nabili ko siya ng mga bandang May 2018. So 3 years na siya sa akin. Tapos ang suggested retail price nito noon guys is 86,000 if I'm not mistaken. Tapos ang down payment ko is 15,000. Tapos ang monthly amortization is 4,300 to be exact. Tapos, payment terms is 2 years siya guys. Ayan. So, yung parts nito guys is as is siya. So, stock lang. Except dun sa gulong which is papakita ko sa inyo mamaya. Tapos, yung ano ko lang dito guys is nung wala pang pandemic guys is ginagamit ko to motor for trabaho, for bahay, trabaho, trabaho, bahay. Tapos, ngayon hindi na siya nagagamit masyado kasi hindi naman makalabas. Ginagamit ko lang siya for mamalengke tsaka mag-grocery. Okay, so start tayo dito sa basic maintenance guys. So sa tagal nitong motor ko, 3 years sa akin, basic maintenance dito is yung sa change oil. Yung sa change oil is naka-anim na beses na ako, if I'm not mistaken. Tapos yung oil na binibili ko is consistent guys sa bumibili sa kasa. Tapos yung sa gear oil guys, yan base isa din yan sa basic maintenance nitong Honda Click 125i version 1 ko. Tapos yung sa air filter dito, air filter I think naka 2 beses na akong palit niyan. Hindi yan advisable na nililinis. Bale yan guys, pinapalitan talaga siya. Mura lang naman siya din sa kasa. So yan, naka 2 beses na akong palit ng air filter. Tapos ano pa ba? Yung sa brake fluid, yun, part din siya ng basic maintenance ko. Tapos yung sa coolant dito, guys, is lagi kong chine-check yan kung ang dyan, guys, is dapat hindi siya lalagpas sa upper tsaka hindi din siya bababa sa lower. So, dapat sakto lang siya. Okay, so dito lang tayo sa ano pa yung mga hindi ko pinapalitan. So, ang hindi ko pa pinapalitan dito, guys, is yung sa spark plug. Tapos yung battery kasi okay pa naman so far yung battery. Tapos yung V-belt guys dito hindi ko pa pinapalitan yan kasi last check ko yan is okay pa naman siya, wala pa naman siyang hindi pa naman siya napuputol or napupudpod. Bale ang sabi din kasi sa manual yung V-belt is pinapalitan siya to every 25 to 30,000 odometer. Pero in my case kasi guys is itong motor ko guys is pa lang siya, naka 22,000-ish pa lang siyang odometer. So, papakita ko sa inyo mamaya. Ayan. Tapos, yung mga iba guys kasi is naka 20,000 pa lang silang odometer. Pinapalitan na yung V-belt. I think yung ganun guys is siguro, depende sa driving habit mo. Tapos, yung sa brake pads guys, yan di ko pa pinapalitan kasi so far, hindi pa naman siya yung pudpod, tapos makapit pa naman pag pumapreno ako. Okay, so dito tayo sa parts guys. Bale, gaya na sinabi ko, lahat ng sa parts nito is as is stock except dito sa gulong. Yan. So itong gulong guys is pinalitan ko siya dito sa likod, Michelin na Pilot Street. Ang size niya is, saan na yung size niya? Ayan, ang size niya guys is 110/80/14 size. So
kung tatanungin nyo kung masyado ba siyang malaki or mabigat or ano, hindi naman guys, kasi pag titignan nyo dito is may space pa dyan, so sakto lang siya. Tapos hindi naman siya ganun kalaki kasi pag nagdadrive ako mas swabe pa nga, sarap bumangking. And yung dito sa harap na gulong, as is pa rin yan guys, yan yung stock, bali yung size 80/90/14. Ayan, tapos sa tagal na ito, 3 years na sa akin, hindi pa naman pudpod gaya nung dito sa likod, kasi kaya ako pinalitan yung gulong dito sa likod is madulas kasi siya. Kaya yan. Okay, dito naman tayo sa common issues nitong Honda Click 125i version 1 guys. So yung common issues dito, isa is yung ano, madulas yung stock tire. So the reason why kung bakit ko din pinalitan yung gulong dito sa likod is madulas siya guys. So nayari na ako dyan, nadisgrasya na ako dati. So yan, pinalitan ko na lang siya. Medyo pricey yung gulong, pricey ng gulong na ganyan, pero diba, pero quality yan eh. So okay lang yan. Tapos yung dragging or yung vibration, I think common naman yun sa mga may motor, may nararamdaman na dragging tsaka vibration. Pero ano lang yun, madumi na siguro or madami ng residue dun sa matikina, kaya hindi din kumakapit yung sa belt. Kaya dapat is linisin din yung CVT para maiwasan yung dragging tsaka vibration. Tapos yung dito, isang issue ko din dito, hindi naman siya, minor issue lang siya guys dito. Wala kasi akong tire hugger, medyo matalsik to kahit may ganito na. Medyo matalsik pa rin yan. Pero okay lang, hindi naman siya ganun ka-issue sa akin. Minor issue lang naman. Okay, so ano, proceed naman tayo sa mga sira nitong motor ko. Bali, ang isang sira dito guys is yan. Ito ko lang. Yung ito, yung helmet holder. Yan pa lang, yan yung isa sa mga sira na nitong motor ko. Hindi ko alam kung bakit naputol yan. Pero nung pagbukas ko kasi is ano, may sira na yan. Kaya matapos, share ko lang din guys dito yung sa may compartment niya. Kasyang isang helmet dito, pero depende sa size. Tapos, ayan. Dito ko nilalagay yung VS1 for interior protector. Tapos gloves, tapos kapote pag umulan. Then yung mga papeles nitong motor ko. Tapos, ang isang sira pa dito guys is yung ito. Nabutas. Kasi nung nilalak ko siya, sinuntok ko, hawak ko yung susi, tapos yun, tumama siya dyan na yun, kaya nabutas. Tapos yan, so isa pa dito guys is yung ito, yung mga yan, yung logo niya, logo ba tawag dyan, nagpe-fade na siya. Pero I think ano lang naman yan, normal lang naman yan kasi matagal na tong motor ko, kaya nagpe-fade na yung mga ibang ano. Tapos dito siya guys, yun, nagpe-fade. Tapos ayan, isa din yung sa sira nito is yan, na-disgrasya na kasi ako dati kaya may gas-gas. So tinapalan ko na lang siya ng sticker. Tapos dito, bandang kanan kasi ako sumemplang. So yan guys, may gas-gas na siya. Tapos may gas-gas na din dito. Ayan. Yung ilaw nito guys is ano, stuck pa rin din yan. Hindi, wala pa akong pinapalitan dyan. And so far sa tagal nito, 3 years is gumagana pa rin naman siya. Tapos ito yung ano guys, yung panel dito sa panel. Ayan, wala pang sira dito, so far gumagana lahat yan. Tapos yung ang tawag nito, odometer, as you can see 22,229 pa lang siya yung takbo. So I think for some is bakit ang baba kasi 3 years na to. Yun nga, hindi ko siya masyadong nagagamit ngayon guys kasi dahil pandemic. Kaya yun, bahay ano na lang, bahay palengke, grocery, ganun. So yan. Okay guys, so yun yung mga honest review ko for Honda Click 125i version 1 na tumagal sa akin ng 3 years. So far guys, if I would rate yung motor na to from 1 to 10 and 10 is the highest, is bigyan ko siya ng rate na 9. Kasi performance wise guys is sobrang yung power nito, sobrang lakas ng hatak. So hindi kayo bibigyan nitong version 1 na to guys. Tapos yung sa fuel consumption,
yung sa fuel consumption is sobrang tipid nito, guys. Bali yung ano ko, full tank ko nito is 220 plus ish. Tapos ang tinatakbo ko dati is ano, 25 kilometers per day. So umabot siya ng umabot siya ng 5 araw, guys. So 'di ba, sobrang tipid niya. Ayun, guys. So and considering for the price na 86,000 lang, sobrang sulit na nitong version 1 Honda Click 125i. So si shout out naman diyan kung sino pa yung naka version 1 diyan na Honda Click 125i. Tapos ayun, I think itong klase na motor na to, guys, is wala na sa kasa. Tapos hindi ko na alam kung magkano yung resale value nito. Tapos yung mga dumating or yung mga bagong version nito is maganda din. Okay, guys, so that's all for my video. Don't forget to like and subscribe to my channel. Again, this is Jayano, and I will see you again next time. Bye!